Pahina sa kwaderno, sulat ng makata. Magbasa. Mag-isip. Magtipa. Ilapat ang tinta sa kwadernong kubas na, mga pinaglumaang papel na ginamit noong pasukan pa. Maupo. Matulala. Mag-isa. Huwag naman sanang panawan ng lakas ng loob sa mga bagay na kaya mong gawin at sa'yo'y pinagkaloob. Mamangha. Matuwa. Lumikha ng akdang binag-isipan at hindi basta-basta na ginawa at makailang ulit pinalitan, maangkop na pangungusap sa tema ng tula ng kwento mong may pagmamayabang na. Nagsusulat ako, hindi para may pagmalaki at sumikat, baka sakaling may magawa at baguhin ang turing nila na duwag lang ang gumagamit ng panulat. Kahit isang araw, may nagtanong sa akin kung para kanino ako nagsusulat. Ang sabi ko, anong para kanino? Sa sarili ko? Tama sa sarili ko. Tama sa sarili ko. Tama sa sarili ko. Pero teka, parang mali. Sandali. Para sa kanya. Doon sa batang nilabastangan ng reliyosong nakasutana. Para sa'yo. Para sa hindi minor, subalit iba ang lahi mo. Para sa akin. Na anak na may kaya, ngunit pagit sarili ay hindi na kayang ibagtanggol pa. Sa kanila. Na kinuha ang lupain dahil pagmamayari na ng iba, ano ba? Naisip ko ang sinabi sa akin ng aking mga magulang na, anak, ikaw ba to? Yung laman ng dyaryo, subalit iba ang pangalan mo. Yung sikat sa mga tao dahil ang tulis ng tinta mo, yung nagsabi ng maling gawa, ngunit ilan lang ang nakinig sa'yo. Hindi mo ba alam na nag-aalala na kami dito dahil hindi na namin alam kung tama pa ba itong ginagawa mo? Itong ginagawa mo, isang magandang libro, ngunit hindi ba ito delikado? Hindi naman kasi ito katatakutan na hinango sa multo, pero bakit kawindang-windang ang mga pinagsusulat mo rito? Ang pagsulat ng akda na nolimitang hire isang sugal dahil kontra mga praile, ito rin ang dahilan ng pagsiklab ng karasan, ng paggalab ng apoy at galit ng sanlibutan. Dahil lalaban tayo, yan ang itinatanong nila. Ng mga taong tikom mambibig dahil baka mamaya, bigla na lamang silang bumulagta. Paano ka makalalaban? Yan ang isa pa, sapagkat libag mo lang ang panlaban para sa bayang dati pa namang nagdurusa. Subalit, lumalayo na tayo. Wala na rito ang pag-ibig ng bawat tao sa unang tintang ilawal ko. Hindi ito ang gusto ko. Hindi ang magpatayan ng mga kapwa ko Pilipino. Pero hindi naman ako susuko. Yung kung alam ko namang makatutulong ako at hindi ako masarili katulad ng iniisip mo at hindi ako traitor. Katulad ng inaakala mo, nandito lang ako para maghayag ng katotohanan mga at para na hirap ipakita. O kaya naman ay mag-aanap ang puso ninyo at magsilbing gabay sa madilim na lugar na to. Subalit bakit mga palagi ng turing sa akin iduwag pa rin ako? At kung sabihin man nila na wala ng pag-asa mga kabataan, isa itong malaking pagkakamali dahil mayroon pa rin nagmamalasakit sa lupang tinubuan kahit na sa modernong panahon na to na mahalaga na lang naman ang bayani kapag pinambayad sa utang.